Hello and welcome. I am Mara Cepeda. This is Rappler Talk. Our guest for today is Davao del Norte 1st District Representative and Partido Reforma President Pantaleon Alvarez, who has jumped ship from Senator Panfilo Lacson and is now supporting the presidential bid of Vice President Lenny Robredo. Hello, sir. Welcome back to Rappler. It's been a long time. Hi. Hi, sir. Okay, let me just dive right into my questions. Okay. Now, can you take us behind the scenes of your switch from Lacson to VP Lenny? I understand that the alliance was sealed just the night before, March 23 ng gabi, and then the announcement was made tanghali ng March 24. Now, how did Partido Reforma arrive at that decision to support VP Lenny instead? Well, siguro mga 3 days before, no? We had a meeting with the local officials dito sa Davao del Norte, and they expressed their concerns na mukhang hindi na nagkaka-traction yung kandidato namin on the ground. Tapos baka sama-sama kaming matatalo pababa. So sabi nila, baka naman pwedeng ma-reconsider yung position doon sa presidential candidate namin. So nakinig ako. Sabi ko kung sino yung preference nila. So nagsabi sila si VP Lenny. So sabi ko, wala naman akong objection kung si VP Lenny. Kasi alam mo, para sa akin, importante na kung pwede sana ay mailigtas natin yung bansa doon sa yung sakuna, no, kung tawagin natin, na kung manalo si BBM, para bang bumalik tayo nung panahon ni nung diktadorya. Although hindi naman siya, sabihin natin, there is no guarantee na magiging dictator din siya, pero alam mo, para sa amin ngayon at my age, naranasan ko yung panahon nung martial law. High school ako noon, nag-declare ng martial law. Napakahirap ng buhay noon. Walang freedom of speech. Talagang hirap yung mga tao. Kaya sabi ko, nung nasa Ateneo Law School ako, sumali-sali kami dyan sa mga marcha-marcha sa kalye. Yun yung unang laban na sinalihan ko. Ang laban noon, Cory Aquino versus Marcos. Ngayon, pangalawang laban ito. Lenny Robredo versus Marcos pa rin. No? Kaya ayoko naman na nung panahon na yon, estudyante ako, nanindigan ako laban kay Marcos. Tapos ngayon, hindi ako manindigan laban kay Marcos ulit. So kaya ako sumali. Nakapag-desisyon din ako na sumang-ayon dun sa mga kahilingan din ng mga local officials namin dito. No, you're talking about parang good versus evil, what's at stake in the 2022 elections. Pero balikan lang natin kung Alvarez, kasi I did cover you during your speakership years in the House. And how then would we reconcile your position now about stopping a return of the Marcoses to Malacanang to your previous positions, for example, you know, backing the burial, hero's burial for the late dictator, and I think you were also among the proponents of widening the scope of the power of the Soljen, who we know is very close to the Marcoses. Do you regret those decisions when you were speaker, given now kung ano yung pinaglalaban mo? Hindi naman. Talagang at that time, naniniwala ako ng na yun yung dapat kong gawin. No? Kaya halimbawa, yung nandigan tayo na depensahan ko yung posisyon ng presidente. Yung burial, Marcos burial, no? Hindi ko posisyon yon. Posisyon ng Malacañang yon. Ako naman bilang Speaker of the House, kailangan ko rin maging team player. I have to support my president. So, kaya sumama ako supporting the decision of the president nung burial ni Marcos. No? So, that was just you being a good lieutenant to the president. Oh, yes. Oh. Well, do you ever regret, being such a
loyal ally of the president then, and even helping him become president, you know, after everything that has happened between you and the Dutertes. Hindi naman, talagang ganun eh. Kumbaga sa ano, well, everything happens for a reason, no? Mm-hmm. So ngayon, nagbago ako ng posisyon. No? So, yan, decision ko rin yan. Mm-hmm. Which, kaya ko rin yan panindigan balang araw kung bakit ako nag-desisyon ng ganito. Okay. Now, let's go back to Partido Reforma's support for VP Lenny Robredo. Were you the first to approach VP Lenny? Were you able to speak to her before that press conference? Or dinaan niyo, sir, sa mga emisaryo ng isa't isa? Hindi. Meron kaming common friends, no, na namagitan. Mm-hmm. Nag-reach out yung grupo ni VP kung pwedeng mag-usap. Ako naman, sabi ko, wala namang problema. Makikinig ako dahil vice president yan. Yeah. Kailangan natin igalang din, di ba? So, sige, nakipag-usap ako. Mukhang maganda naman yung naging takbo ng usapan. Yung dating impression ko kay VP Lenny na kaya ayoko sa kanya, ay nabago yun. Oh, really? Oo. What was your impression of her before? Wala. Yung bang tipong, sabi ko parang mahirap ito maging presidente. No? Dahil unang-una sabi ko, ako nag-launch ng We Need a Leader. Yeah. Naglagay ako ng mga ano doon, criteria, no? Kung papasino yung mga leader na hanapin natin. Mm-hmm. Ngayon, isa-isa ko yun. At nung nakausap ko nga si VP Lenny, ay naano rin ako na naliwanagan din ako doon sa mga doubts ko. Mm-hmm. Tapos nung inisa-isa ko yung criteria na nilatag ko, now it turned out na that leader is a woman. Ano yung best-selling point ni VP Lenny Robredo for you after ano that? Ano siya eh, napansin ko na talagang yung alam mo ba yung ano yung meron kang natural feeling doon sa masa. Mm-hmm. So, kumbaga sa ano, nasa reality, no, na talagang concern niya sa mga ano, sa mga tao. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi yung plastic. Oo, talagang totoo. Mm-hmm. Tapos nakita ko rin siya nung yung bagyong Odette sa Siargao. Yeah. Oo, nagpunta siya doon. Nandun din ako. Kita ko kahit na ilang bigas lang yung daladala niya, pero nandoon siya. Mm-hmm. Namigay. Mm-hmm. No? So hindi yun sa dami nung pinamigay niya roon, kundi yung act, yung concern na para dumating ka doon, kahit na ito lang yung dala mo, talagang namigay ka doon sa mga tao. Mm-hmm. Gaano ba ka-importante yun kung Alvarez for a potential future president of the country, considering may pandemya pa tayo? Ganito kasi. Ang daming problema ng bansa. Okay. So, dito, makikita mo, andyan yung pandemic. So, nandyan yung mga calamities. No? Bagyo, maya't maya, nandyan, may dumadating. Tapos yung pandemic, hindi pa tapos yan. Sa ibang bansa, medyo tumataas na naman yung numbers nila. So, ibig sabihin, yung potential na aakyat na naman yung ano natin yung number of infected ano di nandyan palagi. So pagka ganyan, coupled with yung economy natin masama pa rin hanggang ngayon, so anong kailangan nating leader na unang-una may puso talaga para sa bayan, may puso para tumulong. O, nakita ko kay VP Lenny yun. Tapos yung bang leader na hands-on. Pag may problema doon, may bagyo, pupunta siya doon. Kung ito pandemic, ang maganda rin yung record ni VP Lenny diyan, di ba? Oh, namigay siya ng mga
ano dyan, yung vaccines, at lahat, no? So talaga genuine yung concern. Mm-hmm. Yun ang kinakailangan natin. In short, at this time, kailangan natin ng nanay, mother, na pwedeng yung genuinely taking care of the children. Mm-hmm. Diba? Ngayon, sabi ko nga, pagka ganyan, kailangan din ng ano, ng grandfather na mag-guide doon sa mother. Mm-hmm. Kaya yung vice president ko, si Tito Soto. Okay. Why do you think a Lenny Robredo-Tito Soto tandem would work? As opposed to... Maganda kasi yun. Kasi alam mo, si Tito Soto, unang-una, no, experience. Mm-hmm. Talagang maano siya dyan. Hindi mo matatawaran yung ano, kakayahan ni Tito Soto. Mm-hmm. Tapos yung syempre yung pag-iisip niya talagang maganda na, no, yung bang sa edad ni Tito Soto at saka sa kanyang mga naging ano, hinawakang posisyon, no, ay palagay ko handang-handa siya, may kakayahan siya para maging vice president at para magbigay ng guidance doon sa ating pangulo. I see. So tingin mo they would be able to complement each other, yeah, if they would win, yes, Lenny Tito Soto. Yes. Tandem. Kasi tingnan mo sa Senado, mm-hmm, 'di ba? Kayang-kaya ni Tito Soto na hawakan at i-manage yung kanyang mga senators. Mm-hmm. Consensus builder si Tito Soto, eh. Yes. 'Yun ang kailangan natin na vice president. Mm-hmm. Did you ever get to discuss with VP Lenny that you will not be supporting her running mate and will instead... Ah, yes, sinabi ko yun. Anong naging sinabi response ko yun sa kanya? Sabi naman ni VP Lenny, siyempre, personal choice yun, yeah, no, namin. So, hindi naman niya daw may pipilit kung ano talaga yung gusto niya. Basta alam ko naman na yun yung kanyang vice president. Mm-hmm. Sabi ko, ma'am, pero ito, sabi ko kami, magli-Lenny kami. Pero yung aming vice president, talagang Soto. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, sir, balikan ko lang si Senator Lacson, ano. Mm-hmm. Of course, the breakup with Partido Reforma didn't go so well. Oh, mm-hmm. We would expect that for someone who would lose his machinery. But apart from him not performing particularly well in the surveys, was campaign finance a factor? Because he did say na supposedly, humihingi daw kayo ng 800 million pesos. But you explained it. That's going to be for poll watchers, which is... Ganito kasi, Mara, no? Sa campaign, especially sa presidential elections, mm-hmm, kung may partido ka, normal yung mga supporters mo pababa, ibig sabihin yung mga kandidato mo sa baba, no? Kahit hindi mo yan mabigyan ng tulong sa pangangampanya nila, pero yung poll watchers, kailangan talagang meron tayo dyan dahil ayaw natin yung pagkatapos ng eleksyon, sisigaw ka ng nadaya ako. Pero wala kang tagabantay. Kasi sa Pilipinas, dalawa lang, eh. Mm. It's either nanalo o nadaya. Di ba? Oo. So tayo, kailangan may poll watchers ka dyan, di ba? At saka ito, per precinct, dalawa. Minimum yan na dalawa kasi may shifting yan, eh. 24 hours duty yan. Ngayon, dalawa per precinct. Yung dalawa na yan, kakain yan. Magbibigay ka ng food allowance dyan kasi doon na kakain yun sa presinto. Hindi pwedeng hindi naman kumain yun. Aalis yun. So wala ka ng bantay. Yes. Oh, so malamang yun yung, ano, yun yung sinasabi niyang 800. No? Kay, dito naman sa amin, hindi naman kailangan namin ng gayong kalaki. We can very well fund our own campaign. So, pang-national yun, sir? Pang-national yun. And it's a practical campaign expense that all mura, national... Actually, mura yun. Mura, that's a conservative estimate sa lagay na yun. Kasi kung kukunin mo yung number of precincts times 2 o times 1,000, o kulang pa yung 800. Mm. And Senator Lacson did not have that money. Well, sabi niya. Okay. And did VP Lenny guarantee na she'd be able to... Wala. Kasi, in the first place, si VP naman, hindi naman siya member ng partido. Mm. Oh.
Partido Reforma, wala naman. So wala siyang obligation doon sa mga kandidato ng Partido Reforma sa local para mag-provide ng poll watchers. Mm-hmm. So what's the assurance then if did you ever discuss how VP Lenny and her campaign team and the LP party would be able to have that kind of poll watcher system that you described? Sa national level, sa ano, yung ibig sabihin yung mga kandidato ng mga reforma no? Sa mga provinces, wala kaming assurance na magbibigay si VP Lenny ng ganitong halaga, wala. Pero kasi yung naging decision namin dito sa probinsya, kami yung nag-decide. So kami naman sa probinsya, wala kami problema. May pang poll watcher o wala, provided na namin yun. Kasi when we filed our certificates of candidacy, alam na namin yung gastos. Kasi nung mga nakaraang elections, may mga poll watchers kami. Actually, ang poll watchers ko noon, apat pa per presinto eh. Mm-hmm. Oo. So marami akong poll watchers noon at saka siyempre pinapakain mo yan lahat. Did you personally ask for anything for VP Lenny? Wala. In exchange for the machinery that you could give her here? Wala. Wala talaga? Wala. Gusto ko lang talaga tumulong din. Mm-hmm. Mm-hmm. And you know, she actually corroborated that as well. May separate interview siya with our big boss, Maria Resha, and she said that wala ka daw talagang hiningi, sir. That's why she was really surprised until the actual event. And that's why she said that's why she truly values the support that you are going to give her. Mm-hmm. But you know, there are some speculation that you also switch your support to VP Lenny, not just because she's gaining ground, of course, but also because if she does win and Mayor Sara Duterte wins, then baka magkakaroon ng some sort of protection ka from Sara Duterte if ever she becomes VP. We know you are rivals here in Davao. Do you think you would be protected under Robredo presidency? Hindi naman sa protection, no? Kasi in the first place, I don't need it, yung protection, dahil nakapag-survive naman kami ng ilang taon na yung presidente nga, yung father, di ba? So, hindi ko naman siguro tinitignan ng yung protection. Mm-hmm. Pwede naman nag-survive kami at I think we will survive. Mm-hmm. Do you have any concerns if ever Sara Duterte becomes VP? Well, wala tayong magagawa kung halimbawa, tuloy-tuloy yung sa akin, no? Mm-hmm. Okay lang, wala tayong, that's life. Mm-hmm. And you will just try to survive as you did this past talaga. Years. Oh. Mm-hmm. Now, sir, si Partido Reforma founder Renato Villa, though, he decided to stick with Lacson, but then he released a statement. Do you think, does that diminish in any way the party's endorsement of VP Lenny, the founder, the reason why the party existed in the first place? Well, hindi naman siguro. But I do respect yung position ni General De Villa. At saka marami namang mga local candidates din na sumulat sa amin na expressing their support to the decision of supporting VP Lenny for president. Mm-hmm. Have you spoken to Senator Lacson since March 20? Personally, hindi pa. Hindi not na. Even by phone. Really? Mm-hmm. Will you still consider talking to him? Yeah, siguro mga after elections na. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Oh, has he tried to reach out to you? Hindi na rin. Wala pa. But you understand why it's not? Well, naintindihan ko naman yung sitwasyon. Now, Kong Alvarez, what kind of machinery can you give to the Robredo campaign? You had a press release a couple of days or a week ago that you have about 370 candidates from Reforma po, tama? From 28 provinces who are going to support VP Lenny, and that's also on top of LPGMA and AP party list. So can you describe, what kind of difference this machinery going to do for Robredo's campaign? Ito kasi, these are local candidates na sumulat sa amin, ha. Hindi naman namin sinulisit yung kanilang support, pero sumulat sila voluntarily, sumulat sa amin supporting the decision to support VP Lenny's candidacy. Mm-hmm. So, sa tingin ko dito ay
napaka-importante ito. Mm-hmm. Because sila yung nasa ground, no? Mm-hmm. Kumbaga sa ano, vote conversion. Now, speaking of that, we are approaching the final stretch of the campaign. What do you think VP Lenny and her team should do to help her win? May suggestion ka, di ba, kung Alvarez, for the supporters to speak to their and form relationships with their barangay captains? Oo, kasi ito, maraming supporters na si VP Lenny. Palagay natin, nasa ABC yan. Mm. No? So, ang pagkaalam ko, yung kulang ni VP, yung DE. Yeah. So ito naman, pag ABC, kayang mahagip yung D and E. Basta gumalaw lang sila. See to it na kausapin yung mga drivers nila, katulong. They go to markets also. So baka pwedeng kung saan man sila mamimili, ay kausapin lang yung ano. Mm-hmm. yung tao doon na, uy, baka naman pwedeng ano, sumuporta na tayo kay VP Lenny. At ganito yung kalaki ang problema ng ating bansa. Ngayon, kinakailangan natin ng presidente na talagang may puso para sa masa. Mm-hmm. Ngayon, meron ng big effort yung mga supporters ni VP Lenny to do house-to-house campaign. I think they're really ramping it up. Will that help? And what's the right approach when doing those house-to-house, given ang daming attacks these past years against VP Lenny? So, what's the proper way of convincing the unconvinced to change their vote to VP Lenny sa mga ganyang house-to-house? Based on your experience, Commander? Yung kami kasi, we do house-to-house campaigning sa local. At napaka ang laki ng epekto para magpalit ng desisyon yung tao. So ito maganda, malaking mangyayari dyan. Dahil kung nag-house to house na yung campaign groups ni VP Lenny, malaking epekto. Mm-hmm. And may different schools of thought kasi kung how to approach yung, I think, the intense disinformation efforts against VP Lenny. So, of course, meron siyang tawag talaga not to resort to name calling, di ba, radical love. Mm-hmm. But some of the supporters would say, hindi, dapat fight fire with fire. Let's, you know, let's bring up the estate tax issue of the Marcoses, the abuses during martial law. Ano ba tamang approach doon when it comes to that? I mean, negative campaigning or positive campaigning? What works at this juncture of the campaign? Para sa akin, kailangan maintindihan, especially ng masa, no? Kung gaano kalaki yung problema ng ating bansa. Mm-hmm. Tapos, kung bakit yung qualities ni VP Lenny ang pwedeng sumagot dito. Okay. Mahirap kasi pag umpisahan natin dun sa paninira, no? Magkakaroon ng negative reaction. Minsan, pagka diehard yan, ano kaagad yung iiwas, mahirap na . So kailangan, sige, dyan ka. Ito, kaya ba nitong ganito? Dapat yun ang dapat ipaalam. So hindi combative? Hindi combative. If you want to convert votes. Oh, para sa akin nga, the best siguro na ano, pwedeng sabihin yung, di ba kayo, ikaw, pag nag-a-apply ka ng trabaho sa gobyerno, kahit janitor, kahit driver, anong unang itatanong sa'yo ng personnel? Meron ka bang civil service eligibility? Ngayon, tanong mo kay BBM, nag-a-apply ka ng trabaho sa gobyerno, presidente ng Pilipinas, di ba tama lang na kung ano yung nag-a-apply sa inyo, driver, janitor, itanong mo rin, meron ka rin bang civil service eligibility? Kasi may mga balita na hindi ka man lang nagtapos ng high school. O paano pa yung college? Kung wala, di ba parang, bakit naman ganun? Ako mag-apply ako ng driver, o mag-apply ako ng janitor,
hahanapan mo ako ng civil service eligibility. Ikaw mag-apply ng presidente. Eh okay lang na wala kang civil service eligibility. Parang hindi naman patas yung laban doon. So dapat ganun yung conversations. Oh, yung focus kumbaga sa qualifications and not directly attacking. Oh, i-compare mo lang yung sitwasyon. Sitwasyon nila at saka sitwasyon ng ano kandidato. Kong Alvarez, winding down to my last few questions. Are you helping VP Lenny seal more alliances here in Mindanao? Kasi mahina siya talaga yes, dito. Yes, yes, and, of course. And what do you think are her chances now, especially with you joining the increasing number of politicians here helping her? Well, I'm happy dahil nga mula nung nag-declare na kami dito, so marami namang mga sumunod, no? Nag-echo yung ano. At nag-declare na rin ang ano. Lantaran ng suporta kay ano kay VP Lenny. Mm-hmm. Kasi marami rin na alam mo nagtatago-tago. 'Di ba? Siyempre playing safe, no? Pero sa tingin ko naman dito, mga kaibigan din naman namin 'yon. Yung mga karatig probinsya, pwede naman kausapin. Paliwanagan lang kung bakit. Do you expect more politicians in Davao and the rest of Mindanao would come out? And what would it take for them to be convinced to? As we will approach the finish line, palagay ko marami. And what does VP Lenny need to do to really convince them na sige, sama na kayo sa amin? Malalaman ko yan. Kasi I'm planning to go around after Holy Week. Papasyalan ko yung mga probinsya na yan. So kung ano man yung sasabihin nung ano kausap ko, sasabihin ko kay ano kay VP Lenny kung ano yung concerns nila. The latest Pulse Asia survey done end March 17 to 21, tumaas si VP Lenny by 9 points. She's now at 24. Bongbong is still very, very high, but he went down from 60 to 56. Do you see then shades of the President Rodrigo Duterte's 2016 campaign? Yes, tama yun. Kasi kung pag-aralan natin yung 2016 elections, no? Yung mga oras na to, panahon na to, si President Duterte, yung numbers niya, pag matagal eh. Matagal ang, ano, ang pick-up niya, di ba? So matagal. Tapos nung mga panahon na to, biglang medyo pataapakyat na siya. Ang trajectory is going up. Whereas noon, yung mga nangunguna sa surveys, nung una nag-plateau, tapos ang trajectory going down. Dire-diretso na yon. Yung kay Duterte naman nun, nag-trajectory ng going up, dire-diretso rin yon. Hanggang sa finish line. Palagay ko, ganun na naman ulit ang mangyayari dito. At ano kailangan gawin ni VP Lenny and her campaign team and the supporters to make sure that that momentum will continue increasing until May? Tuloy-tuloy lang kung ano yung ginagawa natin ngayon. Oo. Kasi kay VP Lenny, parang slow burn. Kung sa apoy pa, slow burn, no? At yun ang maganda. Kasi talagang real yung numbers, eh. Real. So kung napapansin mo rin, pag BBM ka, bakit ka BBM? Basta BBM lang. Walang explanation. Yun ang lamang ni VP Lenny. Bakit Lenny ka? May explanation, eh. So hindi siya ampaw. Kaya matibay 'yon, yung numbers na 'yon. For my final question for today, Congressman Alvarez, do you think VP Lenny has enough time to catch up and eventually surpass Marcos, who is still enjoying majority support? Pero unprecedented 'yon for presidential candidates in recent history. Ah yes, oh, definitely. You know why? In politics, 1 month is too long. 2 weeks are too long. 1 week is too long. In fact, overnight, pwede pang magbago yan. Pwede pang magbago. May mga intervening events yan. Depende. Oo. Kaya sa ako, nakikita ko rito, mahaba pa yung, ano, yung panahon. At magbabago pa ito. And on that note, thank you so much, Congressman Alvarez, for taking your time to speak with us today. Yes, ma'am. Ipanalo natin tong laban na to. Thank you so much, sir.
And there we have it. That was Congressman Pantaleon Alvarez from Davao del Norte, president of Partido Reforma, who is going to be a key ally of Vice President Lenny Robredo as she fights for Malacanang in the May elections. I am Mara Cepeda. This was Rappler Talk. Join us again next time.